Okay. So, kung nag-oobserba po kayo, mga mahal kong kababayan, okay? At mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, no? Meaning the born again Christian. So, kayo po ay nakipag-isa na kay Jesus, kaya tatawagin ko na po kayo mga kapatid. Ano po? Isa po sa makikita po natin dito ay, diretsahan ko na pong sasabihin, inggit. May mga inggitero at mga inggitera po talaga. You know what? The most envied person sa buong mundo, kung meron man, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi po ba? Bago pa man dumating si Jesus, marami na rin pong kinainggitan sa Old Testament books, no? Nandyan po si Jose, kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Hindi po ba? Nandyan si King David, o nung hindi pa po siya hari, kinainggitan siya ni Saul. Hindi po ba? Okay, nandyan din po siyempre si Mordecai, yung uncle ni Esther, kinainggitan ni Haman. O, di ba? So, makikita po natin talagang ganyan nga po yata. At ang pinaka masasabi kong pinaka tumatak sa isip ko ng mga kinainggitan dito sa Old Testament, ito pong si Daniel. Si Daniel, no? Dahil gumawa pa ng paraan yung mga taong inggit na inggit sa kanya para mag-suggest doon sa hari kay King Cyrus na kung sino man ang magdadasal o mananalangin, ipapahagi sa kulungan ng mga lions. O, yun po nangyari. Alam naman natin nangyari, hindi po nangyari yun. Bagkos, nagkabaligtad po. Yung mga nagsulsol, yung mga inggitero, sila po ang itinapon sa bunganga ng leon. Kinain po sila, hindi pa po sila bumababa. Doon sa, anong tawag dito? Doon sa pinakababa, kinanginat-ngat na sila, inasar na sila ng mga lions. Bakit po ba ang inggit? Kung pag-aaralan po natin ang Bible, ang inggit po talaga nandoon na po eh. Sino po ba ang unang nagkaroon ng inggit sa puso? Sige nga po, bigyan ko po kayo ng ilang seconds bago ko sabihin yung sirit na nasagot. Sino nga po ba? Malamang may mga nakaisip na po sa inyo. Yes, kung ang sagot niyo ay Lucifer, tama po kayo. Siya po ang unang tinamaan ng inggit. Pero ang malungkot po nito, hindi niya inisip yung kanyang posisyon. Hindi niya inisip na siya ay creator, ay creation lamang. Yung kinainggitan niya, creator, masyadong mataas ang ambisyon. Hindi ba? So, ngayon, marami po nagtatanong, saan nagmula yung inggit ni Satanas? Iniisip-isip ko nga eh, actually, maski galugarin ko ang Biblia, hindi ko maiisip ang sagot. So, makontento lang tayo sa kung ano yung nakalagay din sa Biblia. Yun ang tanggapin natin. Kinainggitan po talaga siya. Okay? Pero sabi ko po kanina, ang pinaka-kinainggitan na walang iba, pinaka talaga sa buong kalayasayan, si Hesukristo, si Jesus. To the point na ipinapatay pa siya ng mga punong pari. No? Ginamit nila si Judas para siya ay para tangan, no? Ng mga bagay na niya ginawa. No? Para si Judas ay gamitin nila para si Jesus ay mahuli nila. Biniyara nila ng 30 pieces of silver. 30,000 ako sana, hindi. 30 pieces of silver lang. Yon. So medyo ang pakiramdam ko ngayon, medyo kakakain ko lang po kasi medyo busog ako. Pero sabi ko, hindi ko pwedeng pakawalan ito dahil ang dami kong revelation tungkol po sa inggit. Ngayon, sa ating modern world, high-tech world, gana po natin, nandyan po ang mga inggit. Ang mother ko ay biktima ng inggit ng isang babae. Kasama niya sa trabaho. Kahit napakalayo dito sa Maynila, ang mother ko din nila sa isang lugar na ano, dahil naiinggit yung kapwa niya sa kanya. Pero lahat naman ng yon, sabi ni mother, si Lord nang bahala. No? Long time yung mag-uto na pag-uusapan lang ngayon. Ang inggit po ay, ito po yung, ang definition po talaga ng inggit, ito po yung nararamdaman ng mga taong walang contentment sa buhay. Hindi sila contento kung ano yung meron sila. Meaning, hindi sila thankful, hindi sila grateful. Kaya pag nakakita sila ng mga achievements ng ibang tao, naiinggit sila. At ito pong masaklap. Within the family circle, nangyayari po yan sa magkakapatid. Malamang sa music industry, may alam po tayo, may mga kilala po tayo mga
nagkaroon ng inggitan, mga ganyan, huwag na po tayo magbanggit ng pangalan. Masasayang lang oras natin doon. Importante, ibigay ko na po sa inyo yung verse natin. James 3:16, ito naman po ay salin natin ng magandang balita, Biblia. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Okay, himay-himayin natin. Alam po ba ninyo, itong vlog na ito, kulang 10 minuto para maibigay ko po yung gusto kong sabihin. Pero itong gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng pinasukan kong work, trabaho, may mga maingitin. May mga maingitin. Lalo na kapag ka nakita nila na bless ka, lalo na nakita nila material things, meron ka, na sila wala, naiingit po talaga sila. Hindi po ako nag-exahera. May mga tao po talagang ganon. Unang-una, ito yung mga taong wala sa Panginoon. Hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo, kaya ganon po sila. Okay? At malamang sa mga buhay din po ninyo, meron na rin po kayong naranasan na mga inggitero at mga inggitera. Alam po ba ninyo doon sa institutional church na aking pinanggalingan, naghahari po talaga doon ang inggit. Yung mismong pastor na iinggit, kitang-kita ko po yan. Siya mismo inggitero. Naiinggit siya kapag kaumaangat yung iba na maraming nalalaman na sa Word of God, na capable ng magturo. I sense na parang may envy. So, it's not good. It's not good kung ganon. Kasi, unang-una, institutional church sila. Mali po yun eh. Sa Bible kasi, house church lang. Hindi po institutional church. Dahil nakalagay po sa Bible, tayo po ang church. Tayo po, itong katawan natin. Ito ang church. At hanggat hindi mo binibitawan yung mga ganyang maling paniniwala, no? Asahan mo, lahat ng mga kamalian, lahat ng inggit, lahat ng yan, lahat ng pangit na katangian, mananatili dyan. yung music team na tinatawag po, no? Yung kumakanta tuwing Sunday, anong tawag doon? Worship, ano? Worship team kung tawagin, di ba? So, sabi nung isa doon, doon sa may hawak ng mga ilaw, yung mga lights, itutok mo naman sa akin yung ilaw, ha? Gusto ko ito katutok sa akin. Wow. Tapos naiingit yung mga kasama niya. So, nasaan ngayon? Kasi tignan po yung verse. Oh, James 3:16. Ulitin ko ano po. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Actually, yung mga binanggit ko po kanina, mga example sa Bible na mga kinaiingitan, kulang pa po yun. Marami pa po eh. Marami pa po kung titignan po ninyo mabuti. Okay, ilagdag na po natin si Apostol Pablo. Si Pablo, kinaingitan din po ng mga dating kasamahan niya, mga Pariseo, na umupo sa paanan ni Gamaliel. Nainggit ngayon kay Pablo. Gusto ko ipatay ngayon si Pablo. Di ba? So, ganyan po eh. Inggit. Mga inggitero. I mean, I hope hindi po dumating sa ating isipan yung katotohanan na ay normal lang naman ang inggit eh. I hope not, kasi maliwanag po sa Bible verse na ito. Hindi magandang inggit ayon sa bagsak ng mga salita rito. Tingnan nyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, ibig sabihin, hindi maganda ang inggit. Sa music industry, nandyan po ang inggit. Makikita po ninyo, dati silang sikat, no? Tapos ngayon may mga bago na sikat, naiinggit sila dun sa mga bagong sikat. Meron dyan, mga artista, ganun din. Laos na sila, kaya ngayon naiinggit sila dun sa mga bago. Ganyan po. At ito po ngayon, when you open your Facebook, makikita mo dyan, di ba? Marami iba-iba, makikita mo mga content na mga kung ano ginagawa sa TikTok. Nandun po yung espiritu ng inggit eh. Kasi pag nakita niya may ganun, siya rin naman, di ba? Parang ayaw magpatalo, mga ganyan. Totoo po yan, huwag po kayong magagalit sa akin kasi nakalagay po sa Biblia. Ako sa Biblia lang po ako. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin. Ayun naman pala eh. Makasariling hangarin. Kaya huwag kayo nagtitiwala basta-basta sa mga tao. Uy, may malasakit ako sa iyo. I am concerned about you. Don't just believe that. Maging paniniwalaan niya mga ganyan, dahil niyan ay may mga hangarin
na hindi nga po kaaya-aya. Mag-iingat po tayo, last days po ngayon. Sapagkat, sabi niya, saan man naghahari ang inggit at baka sariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan. Tingnan, magulo. May chaos pala, eh. O, kaguluhan, akalain niyo, magulo. Yung mga magkakapit-bahay dyan, ano po ba, gusto kong mag-comment naman kayo sa baba, ano ba yung mga na-experience yung mga inggit, mga tipong, yeah, issues and all that, you know, just comment down below, you know. Welcome po kayo mag-comment, no. Sabi niya, naghahari doon ng kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Nagsimula yan sa inggit. Nainggit, no? Okay, bakit ipinapatay pala ni Herod yung mga bata? Sapagkat narinig niya, may darating na hari at yung hari, kapapanganak lang. Nainggit agad siya doon sa baby Jesus. Hey Lord, bata pa si Lord, baby. I think si Lord, kapapanganak lang siguro, ilang araw pa lang si Lord sa mundong ito na pinanganak bilang tao. Oh, nainggit na. So sinigurado pa niya, 2 taong mga bata pababa. Tegehin lahat, sabi niya, patayin lahat. Para makasigurado siya na kanya ang throne. Inggit! Sakim! Oh, ano pang nakita nyo rito? Parang nung panahon din ni Moises, di ba? Oh, si Moises po itinago dahil yung paraon, that time, nakita niya, aba parang nahihigitan na tayo ng mga alipin natin to. Tandaan nyo, mga alipin po ang tingin na nila ngayon sa mga Israelites. Patay na po si Jose, patay na si Joseph, yung nagdala sa kanila sa Egypt. Diba? So, ang nangyari nun, sabi ng Biblia, at merong isang paraon, there is one pero who doesn't know anything about Joseph. Merong isang paraon na lumitaw na hindi nakakaalam ng kahit na ano tungkol kay Jose. At ang paraon na ito, ang malupit na paraon. Yan. So, yun pong gusto ko sabihin. Ngayon, yung pinaka-ultimate na inggitero hindi pa lumalabas. Yun po yung the Antichrist. Katangian din po niya na iinggit siya kung kani-kanino yan. At kaya gagawa siya sa tribulation at saka sa great tribulation ng mga kasamahan. Tingnan nyo, doon naghahari ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ayan. So ito po, maging aral po sa atin, maging sa akin. Be honest nga po, dito po. Pag dumarating po ang inggit, minsan po sa akin, yes, of course. Dumarating po. Hindi ko pa sabihin na, nungungaral ako ng salita ni Jesus, hindi na ako naiinggit. Kalokohan yun. Dumarating din. Pero pag believer ka, hindi ka nananahan doon. Ba't naman ako maiinggit sa kanila? Ganun ang nasa isip ko eh. I am the child of the Most High God. Basahin niyo ang 1 John chapter 3 verse 1. See how very much our Father loves us for He calls us His children. Ayun. It's only a matter of knowing the truths about God's Word para ikaw ay maging masaya. Alam niyo po ba yung mga naiinggit ay hindi masaya? Oh, sira dito, sira doon, marites dito, marites dyan. Ano naman na napala? Wala. Buti ko may mapapala eh. Wala, 'di ba? Sinira lang niya yung mga buhay-buhay ng mga magkakapitbahay dahil chismis dito, chismis dyan, hindi pa pala nakasaing. Oh, naman masagwa. Masagwa. Wag ganun, okay? Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell. I-share niyo ang video nito. Tiyak, many will benefit from this. Sapagkat malalaman nila o nga no, once they realize it, baka naman ito, gusto ko challenge, isipin natin to. Tayo po ba nagiging dahilan para magkaroon ng inggitan ng mga tao? No. Ano ka ba, kinaiinggitan ka ba o ikaw ang naiinggit? It's up to you to answer. Thank you, and Jesus truly loves us all. Sagutin nyo yan ang tama sa sarili nyo, ha? Hindi kayo makakapagkaila sa Panginoon. Pero kung matapang po kayo, mag-comment po kayo sa baba. Yung tanong ko, naiinggit pa rin po ba kayo? O hindi na? Comment below. Thank you.